Welcome back to my channel. Ngayon ay mag-seedling ako or mag-pupunla ako ng lettuce. Since nawala na akong lettuce dito ngayon, at meron pa doon na lang, tatlo. So, pasamantalihin ko na medyo ma-araw pa ngayon or maganda pang sikat ng araw dito sa area ko. Then, mag-pupunla ako ng lettuce para makapagtanim ulit. So basically, meron ako ditong kokopit na pinakuluan ko na ito, para mamatay yung mga mikrobyo na kung ano man meron dito. Then, dito ko siya ilalagay. Okay? So, samahan niyo ako guys. Let's go! Hey guys, welcome back to my channel. Ngayon ay pupunla ulit ako ng lettuce since na medyo matagal na akong hindi nakagawa uli. So, since na ilang araw tayong walang pasok dahil holiday or dahil Semana Santa, today is Good Friday. So, magpupunla ako ng lettuce. So, ang aking gagamiting type ng seeds or buto ay walang iba kundi yung Olmeki. Okay? So, bakit yun ang ginagamit ko sapagkat kahit na hindi siya actually naaarawan ng 8 oras, maganda pa rin yung tubo niya. So, yun ang gagamitin ko. So, basically, meron ako dito, kukupit, na ano, napakuluan ko na to kanina. Then, ito, napatuyo ko na, malamig na siya. Then, ilalagay ko na ngayon dito sa aking seedling tray para maipunla ko na yung mga lettuce. Okay? So, samahan niyo ako guys. Let's go. So, ito na siya. Kailangan lang natin punin ito. So, meron akong 100 na seeds na meron doon. So, yun ang ilalagay ko dito. Good for 6 tuna box na meron ako dito. Kaya, yun ang gagawin ko ngayon. Okay. So, ito yung aking Olmeki na binili ko sa online sa, yan. Ito yun, Olmeki. Sa Lazada, binili ko siya. So, kung bibilhin mo siya or bibilangin mo siya kung magkano talaga yung price niya is sa piso isang butil. Ito na yung, ito yung hindi pangkaraniwan na pelletize ang tawag kumpara dito sa ito, yung ito. Hindi na ako gumagamit dito kasi sigurado ako dito sa pellets type ng buto. So, ganito lang siya. Ayan. So, ito ang gagamitin ko ngayon, okay? So, samahan nyo na ako. Magtatanim na tayo. Let's go! Ito na, magtatanim na tayo. Hindi na lang natin ng kaunti. So, pagkatapos nating ma-ano to, within 15 days. So, ayan na, nailagay ko na. Yan. So, panibagong ano na naman. Tapos ito, lininisin ko na to. Meron pa ako natirang tatlo doon para na sa akin yun. Kakainin ko yun. So, after nito, tatakpan ko na siya. Then, after 15 days, so, pwede ko na siyang i-transplant dito sa mga styrocup na meron ng mga tubig sa ilalim. Ayan, meron na yan actually, pero papalitan ko pa yan. Okay? So, ayan na siya. Then, after 15 days, or kahit 10 days nga lang, maganda na tubo nito, pwede ko na i-transplant. But usually, 15 days pinapalipas nila para maganda talaga yung pagkakatubo niya bago nilalagay sa styrocup. Okay?
So, yan muna guys ang aking vlog for today. Thank you for watching guys. See you on my next vlog.